Nabawi ng NBI o ng National Bureau of Investigation ang mga hinihinalang giant pearls at mga taklobo sa isang entrapment operation sa Maynila. 10 suspect ang naaresto sa operasyon. Itinuturing na endangered species ang mga giant clam o taklobo, kaya labag sa batas ang possession at pagbebenta ng mga ito. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, kung pearls din lang naman daw talaga ay meron talagang bentahan ito sa bansa. No? Pero kung clams o yung taklobo na pinag-uusapan ay malinaw daw na bawal sa batas ang possession at ang pagbibenta nito. Kaya naman sa isang entrapment operation ng NBI ay 10 ang inaresto. May haba na halos 1 metro ang mga taklobo o clam na ito. May mga nakadikit pang hinihinalang perlas, nagaplato ang lapad. Nasa bat ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation o NBI ang 4 na hinihinalang giant pearls at mga taklobo sa isang entrapment operation kahapon sa Ermita, Maynila. Sa kuwang ito ng aktwal na entrapment, 10 suspect ang arestado matapos daw subukang ibenta ang mga perlas sa taklobo sa halagang aabot sa 100 million pesos. Binibenta nila ito per piece, itong mga perlas na to. Initially, yun ang pinapalabas na galing Palawan ito. Pero may hinahanap pa ang NBI. Sa video, makikita ang isang lalaki na pasimpleng lumalayo sa inarestong mga kasamahan hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa lente ng kamera. Subject ng follow-up operation yung direct selling ito sa mga taong interesado. At per our information, meron pang mga ibang mga ganitong nagbibenta sa all around Metro Manila. Itinuturing na endangered species sa mga taklobo, kaya labag sa batas ang possession at pagbebenta ng mga ito. Kung nabalitaan nyo yung giant pearl na na-recover somewhere in Palawan, sa Brooks Point yata yun, kung hindi ako nagkakamali, somewhere in mga 6.4 kilos at ang estimated value niya ay more than 100 million of dollars. Karamihan naman sa mga ito ay hindi totoo. Very rare po ang ganitong mga giant pearls. Depensa ng isa sa mga suspek, nautusan lang daw silang bantayan ang mga taklobo para sa transaksyon ng isang nagngangalang Lenny. Tuneto nilada daw po ito, kaya anong isipin mong endangered? Hindi malinaw kung nasaan na ang sinasabing nasa likod ng bentahan. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa Philippine Fisheries Code ang mga suspek. Jessica, ipasusuri pa raw ng NBI sa BFAR kung totoo nga itong hinihinala ng mga giant pearls. At kung mapapatunayan daw na peke ang mga ito, ay posibleng maharap pa sa karagdagan na reklamo na swindling ang mga suspect, Jessica. Kaya lang, Cedric, bago nito, meron na talagang mga nakuhang giant pearls sa Palawan and elsewhere, no? At malaking pera yung Pearl of Ala, isa sa pinakamalaki ngayon nakuha sa Pilipinas. So kung mapatunayan na perlas nga yung mga nakakabit dun sa taklobo, what exactly are the yung mga inaresto liable for? Kasi may mga nauna na, although bawal yung taklobo, no, yung pearl I suppose treasure yan ng bansa. So dapat mapangalagaan din. And I think meron na rin na ipuslit recently lang at nagalit yung National Museum, no? So, pero exactly what are the charges against dito sa mga nahuli ng NBI? Okay. Sa ngayon, Jessica, ang sinasabi ng NBI is malinaw daw na ang final na charges laban dito sa 10 suspects ay violation daw ng Fisheries Code. Ano? Hindi pa naman napag-usapan kanina o hindi natanong kung ano yung pwedeng possible charges sa kanila. Kung sakali man na totoo itong hinihinala ng mga giant pearls, so alam naman natin na hundreds of millions of pesos, if not dollars, yung possible na value dyan. Kung totoo man yan, ano, Jessica, nabanggit mo ka yung Pearl of Ala. I think it's the same pearl na sinasabi ng NBI resource person kanina, no, na 6.4 kilos. Ano? Ang sinasabi ng NBI ay kung yung 6.4 kilos ay napakalaki ng halaga, 100 million dollars yung sinasabi nila. Tapos ito,
30 kilos yung halaga ng tatlong pearls, so apat na pearls yan, and then 100 million yung sinisingil, eh mukhang kaduda-duda as far as the NBI is concerned. Of course, kailangan pa rin daw i-check sa BFAR, pero kung NBI daw ang tatanungin, eh mukhang malaki yung paniniwala ng NBI na posible na peke itong sinasabing mga pearls o giant pearls nito, Jessica. Kasi sa experience namin sa Kapuso mo, Jessica Soho, na gumawa na rin ng mga istorya tungkol dito sa mga perlas di umano na ito, hindi madaling i-certify at i-test kung pearl nga yung nakakabit dun sa clam, no? Kaya lang, kung totoong perlas yan, eh may mga nauna na nga, may mga yumaman na, may mga kumita na, at talagang pride din naman ng Pilipinas, medyo baka, ewan ko lang, kailangan tignan anong law o batas ang saklaw, sumasaklaw sa ganitong mga treasure finds. Kung treasure nga mang mapatunayan itong mga giant taklobo na ito na parang may nakakabit na di umano perlas. Oh, tama, Jessica. Ang sinasabi ng NBI, hindi imposible yung ganong kalaki. Ano? Pinakita naman natin yung kinumpir doon sa kamay ng isang tao ay gaplato yung ano niya. Hindi imposible, pero sinasabi ng NBI, very rare daw yung ganitong mga sitwasyon na may ganitong kalalaki. So tinanong natin na yung NBI, kasi nasa harapan natin kanina yung mga clams and then nakadikit yung mga pearls, sabi natin paano mangyayaring peke kung peke man. Ang sabi ng NBI, kung sakasakali man, imposible daw na idinikit o nakadikit lamang itong mga pearls ito kung peke, Jessica. In the meantime, ano mangyayari dun sa mga inaresto, Cedric? At saka ano yung alibi nila? Bakit nasa kanilang possession itong mga clams with the alleged pearls? Oh, Jessica, kanina ang isa yung humarap sa kanila, yung babae doon sa mga suspects, siya yung nagba-interview, ano. I have to admit, medyo talagang mahirap intindihin yung explanation niya, pero a certain Lenny yung sinasabi nila, ano. Unfortunately, ay wala tayong paraan para makuha na lang side yung Lenny yun, ano. Pero sinasabi is siya daw yung may transaction doon, and di umano ay inutusan lamang sila na magbantay doon sa nangyaring transaction na yan, pero sila yung natsyempuhan ng NBI nung ginawa yung entrapment, Jessica. Maganda rin makuha siguro yung explanation ng mga tiga National Museum, kasi nga prior to this, merong naipuslit yatang ganyan palabas ng Pilipinas. At alam ko, nag-express ng protesta o galit yung pinuno ng National Museum, kasi sinasabi niya, treasure yan ng Pilipinas, hindi dapat basta-basta na ilabas lang sa ating bansa. Tama yun, Jessica. Hindi lang nasabi ng NBI kung gaano katagal, ano, but then ang sinabi pa rin nila is kukunin muna nila yung tests o yung ipapatest muna nila sa BFAR para malaman kung talagang kung authentic itong mga sinasabing pearls ito, at kung totoo na galing sa Palawan di umano itong mga hinihinalang giant pearls, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.